Pero nung nabuo ni Michael Angelo aka Arcadia ang team na to, sila mismo ay nagtaka na, teka, bagong team lang tayo pero lumalakas tayo, sumusolid tayo na to the point na umiingay yung pangalan nila sa mga team sa Pilipinas. Kasi let's be real. Ang lakas nila sa screams, yun yung usap-usapan. Kaya yung mga screams na yan, kaya pa nila transition dito dahil sa taas! Ay, binalagpag kagad ni Kyla Tizzy! Yung explainer na si Sisi na si Kram at si Seikis pa! Double kill para kay Kyla! Napakabilis, wala pa dalawang minuto, dalawang kill na agad para i-decide sa side ng Falcons AP Brenna. At para nagigigil na naman ang mga malalaro natin galing sa Pilipinas dahil inantay lang nila mag-level 4 si Kyla Tizzy. At alam mo, yung kwento nga dito ni Kyla Tizzy, sabi niya, assassin ko na to kasi mabalik tayo sa nangyaring MPL Philippines nung nakaraan. Eh, nasiro po sila nung Grand Finals na yun. Nag-training sila ng mabuti. Nagkatalo-talo sila. Hindi rin sila, natalo din sila sa Cebol qualifier nun eh. So kumbaga sabi ni Kyle Tizzy, teka lang ha, parang assassin ko na to. Kasi fun fact, Chantel, alam mo ba, na tuwing nag-a-assassin siya nung nakaraang season, natatalo sila. Ah, so para talagang inanong niya na, sinelya na niya na dapat pagdating sa MSC, kaya ko naggamitin. Oo, tsaka nag-update eh. Ayan. Nag-update. Sabi nga nila, kaya nila natalo yung ibang mga teams dahil na rin sa meta. Na-assassin sa mga hindi nakakaalam. May panahon talaga na-assassin yung ginagamit ni Kyle Tizzy. Kaya nga idol niya din before. Si Kyle Tizzy. Kyle Tizzy. Yeah, kaya marami naging Tizzy eh. Tapos nandiyan din si Black Tizzy. Oo. Na alam naman natin may iniinda at and I think still the process of healing dahil nga sinabi niya mismo na meron siyang internal na nararamdaman na internal organ. Pero ngayon with this, yung magic damage, papunta na tayo sa game, yung magic damage ng Falcons Abe Ibren, napakaganda sa early, ganda na panghulihin uli dito. Sino yan? Napakita dito on this welcome and si Sikais na naman, si Sky Prince ang mahuli dito ng Falcons Abe Ibren. So parang hindi na nila pinapa-aura dito. Yung pwede katapat ng pinag-uusap natin. And the crowd goes wild. Wala nang auraan. Kung aura ka naman talaga, aura dito talaga yung defending champion. Chantel, actually, hindi naman defending champion ng AP Brand. Pero sa M-Series, depend sila. Kasi nga naman, Onyx ID ang defending champion. Pero alam naman natin lahat yan. Pag Grand Finals, kumbaga parang tayo na yung sa pelikula, sa tagal-tagal na ng MLBB na nag-grand finals ang Pinoy, parang Pinoy na yung villain dito eh. Sa end credits, parang tayo na yung pinakahuli sa featuring. Di ba ganun yun? Sa credits, yung pinakadulo yun yung parang may pinakamalaking pangalan. Tayo na yung parang Thanos eh. Yan na. Kumbaga, eh itong nabuo yung Selang Ore Giants. Teka lang ha, kami naman ha, gusto namin bagong bida kami. Kaya naman dumating dyan si Kram, dumating dyan si Innocent. Isipin mo ha, kahapon lang, instant millionaire agad. Magkano nga ulit? 500,000 USD, Chantel. Grabe, kahit ilan sila maghati-hati dyan ay talagang paldo. Panagkataon. Paldonis. Mapunta tayo sa game, Chantel. Bumalik yung Ayabusa. Look at that. 3-0 at meron ng Sky Piercer. Alam natin si Sky Piercer kasi talaga yung mga paborito na item ng karamihan ng mga players ngayon. Kasi una sa lahat, mura, tapos yung damage na pwede mo ibigay. 1-5 lang yan. 1-5 lang yan, pero ganun kasakit yung, or parang hindi pang 1-5 yung damage na binibigay niya. And speaking of damage na sinasabi natin, nagkaroon ng heart guard doon kay Kram, kaya nakatakas at bigla na lang umalis si Kyle Tizzy. Napakalupet ng early game na meron yung Falcons AP Brand, pero kailangan pa rin mag-worry dito dahil yung Selang Ore Giants medyo similar yung lineup na nakikita ko dito, Chantel. Parehas assassin. Ang tagal na natin hindi nakakita ng assassin versus assassin matchup. Oo, no? Parang kailan ba yun dati? Hindi ko na maalala kasi puro utility, puro Predrin, puro Baksha. Pero ngayon, Kyle Tizzy. Or pwede mo nang sabihin, Kyle Tusok na rin. Kasi tumutusok din siya ngayon. Now, going into the turtle. Remember, 3-0 si Kyle. So medyo masakit yan. He doesn't have the Oki Shadow Kill as yet. But then again, nandito si Yams. Meron bang magaganap na kaganapan? Kalahati buhay na turtle! Nandito na yung mga players, pero si Kram biglang mawag buhay na maganda magpasok doon ni Flinger ba? Few with a kill at sama pa dito yung turtle na kuha ng Falcon Safety Bread! Another kill para dito sa ating mga manlalaro! 4-0 for Kyle Tizzy! Parang ML na ML! Ang bata mo, Chantel! Parang pagkagising yata sabi niya, kailangan ko na agad manalo. Kailangan ko ipakita na hindi pwedeng tapatan yung assassin ko. Pero sa may bottom lane si Innocent, na kayo magiging target! Okay, may heart guard doon. Meron din yung heart guard para kay Innocent. At mukhang hindi nakapag-chewing gum si Innocent dito, Chantel. Oo nga pala, binanggit mo yan kanina during yung entrance ng mga players natin. Ano napansin kasi ni Manjin, si Innocent, parang lagi naka-chewing gum. May chewing gum, may bops. Ah, so, nangyari? Aabangan natin mamaya kung may inungo yan. At ito ang ating hero, pinag-usapan na rin naman natin mga assassin. 50-50 yan. 50-50 lang. Konti lang yung diriko, pero ito liliko yata yung teamfight natin. At naagaw ba? Okay, hindi ata naagaw ba? Naagaw!
sabi nila, ikaw na yung medyo maano na, teka lang, habol lang muna tayo, wag na muna tayo mag-teamfight. Pero paano nga naman hindi mag-teamfight kung laging pinipilit dito ng Falcons AP Bren magkaroon ng clash? Alam mo, pag may kalaban ka talagang Ling, nagkakaroon lagi ng 50-50 gameplay na kung saan dapat pinoprotektahan niyo yung purple. Eh, kailangan din ng Hayabusa yan! Hindi na mapigilan si Kyle TC. Itong totoo'y nabasa natin, unstoppable. 5-0-1 para dito sa Hayabi at dediretso pa nga yata doon sa may top lane if ever na pwedeng umabol. Well, ang daming damage output ng Falcon sa AP Bren. Ngino nga pa ang katapat. Parats! At doon na nga sinepat at niyatap. 8-0 para sa Falcon sa AP Bren. Medyo nahihirapan talaga dito ang Selangor Red Giants at tumiretso pa nga doon sa may orange buff. Kung ikaw ngayon ang SRG, parang hirap ngayon gumawa ng plano kung paano kakabigin tong laban na to. Oo, na ang hirap kasi hindi nangyari yung early game na gusto nila eh. Kapag Ling ka kasi, ladies and gentlemen, kapag Ling lineup kayo, gusto nung mag-snowball din yung Ling. Ang problema, ganun din yung lineup ng kabila, snowball. Pero ang dami kasing cash ng Falcons AP Bren. Plus, alam mo, isa sa problema na dito, yung baka, si Ogwen. Kapag kumapasok yan si Seikis, ang ginagawa ni Ogwen, inaarangan niya lang eh. O, tsaka parang pa-counter set, pero wait lang, pumasok dito si Yum. Sa dediretso yung panganapag Tempest of Blades, grab na rin si Kais. Pero mag-counter engage para dito kay Ogwen. Plus, the bit shutdown, napigilan na nga. Dito si Kyle TZ at itutuloy pa dito na SRG. Tingnan natin na doon si Yum, napakaganda ang Earth Shatter. Lima na nagsama-sama ang SRG at ito yung kalakasan nila. And finally, SRG getting the victory sa isang team fight na gamit pa nga yung CC at yung Angela combo. Hindi lang pala sa Ling yun, pati pala sa CC rin yun. 5v5 na talaga. Yun yung first time natin makikita na 5v5. Oo. At SRG, nakikita na natin ngayon yung damage ni Innocent. Alam mo, Manjin, parang mamaya pwede rin ang sakyan dito ng Angela is si Innocent. Kaya kailangan may makahanap dito or mapigilan man lang yung Ling. Kung titignan mo yung mga games dito ng SRG, kung susumahin mo yung mga Moscow games nila, alam na alam nila dito kung lamang ba sila sa resources o hindi, kung nakalamang ba si Innocent o hindi. And meron sila ditong biglang shift towards to Innocent na gameplay na kapag hindi naging effective si Seikis, meron pa silang Moscow dito. And I should say, Chantel, bilang isang marksman na laging binubuhat si Butters, no? Bilang isang marksman na binubuhat si Naburito, pinakamalakas na gold laner ngayon, tirilis lang, ha? Moscow talaga. So na kay Innocent ang bola. Siguro kasi yung Moscow, parang pwede siyang umabol bigla sa team fight, yung global presence na binabanggit natin. Oo. Tapos yung si Bat Sabater. Tapos tira mabilis. Parang dinidi, parang pako yung concept niya doon na dinidiin pa talaga. At nadiin na nga dito yung kanya shadow kill. Okay. Si Grant dito ay medyo masasaktan. Pero walang magiging casualty para dito sa SRG. Ang dami kasing global presence ng SRG. Number one, meron kang Ling na tumatalon-talon. Alam mo naman yan. Tapos number two, meron kang yung heart guard nung Angela. Oo nga pala. Number three, mabilis din si CC. Alam mo naman, pag nag-ice skating na yan, hindi, ang hirap abulin niyan, niloko ka lang yan. Number four, si Innocent, meron siya nung sibat ng mulawin. Oh. Yung mula hanggang dulo ng walang hanggan. Oo, yung mararamdaman mo nalang bigla yung ugakpak. Oo, mararamdaman mo to the point na kaya nilang rumesponde kagad sa galaw ng Falcons AP Bren. Kaya naman binubugbog sila nung una ng Falcons AP Bren para hindi maabot ng Selangor Giants yung power spike. Kasi kapag nabubuhay sila dun sa mga teamfight, marami agad pupunta kasi nga ang taas ng global presence. Okay, parang balik buhay din. Meron nga din silang dito nga, pero hindi na nakasilip doon sa may Lord. Ito na naman ang inert-ert na naman ni Flam. Ito na, dito na swell camp. Pero saan ba nag-art-guide? Si Yamsang na mawawala dito. Ang inert-guide niya, CC na naman. At yun na yung mga blitz na meron. Si Kram at with the heart guard. At nakalasit pa si Seikis. Oh no! Nandito na si Seikis. Lumipad-lipad. And shadow kill mula kay Kyle TC. Kakayaan niya mamamuhay dito. Super Marco, kakalmot. Kumalmot nga. Grabe, umuwi pa. May ganun pa pala. Naamoy si Kram. I can smell you like the rock. Pero nako, si Seikis na huli si Kyle TC. Apat ngayon ang nawala sa Falcon Save Bren. Pero sa Falcon Save Bren, meron sila Lord. Nakabang dito si Super Marco just in case. So may kita natin pagdating doon sa mga longer team fights, SRG ang parang mas tumatagal. Oo. SRG ang parang mas nagiging maganda. Sabihin na natin yung positioning. Pero kinagandahan is meron mga objective na nakuha ang AP Bren. Ako, Ate Mo Chantel, nabawi na kagad ng SRG yung kalamangan ng Falcon Save Bren. Unti na lang bigla. Na-excite din ata. Pati tayo, pati ata yung mga Pinoy na-excite kakachire. Kasi kumbaga, 4-0 yan kanina eh. Oo nga eh.
10-7 na. At kaya tama ka, agree ako sa'yo. Kumukunat kasi sila dahil dun kay Angie. Dahil kay ano? Si Stormy. Kay Stormy. Ano nga tawag sa kanya? The Malaysian Golden Mage. The Golden Mage. Ewan ko, pakikonfirm na lang sa comment section. Pero ang ganda nun, ha? Golden Mage. Parang pwede yata yung maging moniker ko, nagkamali man. Si Stormy, alam mo, masasabi ko talaga kung mag-combo ako dito ng mga top 1, 2, 3 ng mga mages, ilalagay ko talaga dyan si Stormy. Sorry na kay na Kuya Sanji. Sorry na kay na Kuya Pew. Sans, kay Gilak San, sorry na din. Pero ilalagay ko talaga Stormy number 1 kasi... Para sa akin ha, since M-Series pa yan eh. Since M-Series pa, magaling yan eh. Oo nga pala, parang pinatunayan niya rin yung kanyang pangalan. Tsaka nakikita natin dito na parang hindi na talaga siya natatarget. So, Selang or Red Giants, ginamit yung Shadow Kill. Wait lang. Ay, naku. Ako po parang pinipilit yata. At hinaharap na nga dito, sabi niya, huli ka, ginamit mo na yung ulti mo ha. Ito naman, Devil's Blade sa ilalim ng Tore. The Sky Prince, nagpapakita gilas pero hinahabol dito. Takuntok pa! Makulit ka, boy! Sabi ni Super Marco. So, dalawang assassin dito ang nagkakulita pero pasok si Yams dito! Napakaganda na pasok ni Yams! Nagkakutoba na! But Stormy is down! I repeat, Stormy is down! Pero naka-innocent ngayon ng mga sibat! Pinamanatan si Pew dito! Nakapag-blink out si Innocent! Tatlo dito ang nasa side ng Falcon Save, Brenna, buhay pa rin! Kram at Innocent, tumatakbo! Ang mga kapakabayan, ang mga kapang Pinoy, mga kabarong, binanatan si Kram at kinalmot ni Super Marco! Si Kram, Innocent na laban na lang! Oh, pero isa na lang siya! You are alone! Opportunity, ginamit na talaga ng Falcon Safety Bren. Magandang double kill para dito kay Super Marco. Sabi nila, dalawa lang yung nakitira. Sorry kabayan, pero gusto din naming manalo dun sa teamfight na yon. Pwede pa nilang kuhanin yung Tore dito sa gitna at pwede din na dumiretso mamaya doon sa Lord. Pero gusto lang sabihin, nakakatakot dito si Sikais. Oo, si Sikais, men. Ang ginagawa dito ng SRG, ate, tatabi-tabi sila, binibait nila yung Ogi Shadow Kill. Kasi gusto mo yung Ogi Shadow Kill solo eh. Pero teka lang, mamaya na mukhang may laban natin. Nilabas yung elepante dito na wala ka agad dito. Yung immortality na meron si Mr. Yams at si Yams 24 seconds down. Habang si Sikais dito, pinipilit na ngayon yung Lord. Ilaban pa nila ito, meron siyang hard cut. Tapos yung place nilabas na naman. At ngayon, sino may iwan na wala si Super Marco? May kita natin itutuloy pa kay T-Fight. Double kill lang. Naku, nawala yung Joyner natin. Naman. Pero si Innocent nakita na nila. Meron pa rin tatlong players na buhay dito para sa Nepal ko si AP Bren. Habang nakuha naman ng SRG, yung Lord meron Winter Crown na gagamitin doon. Ay! At sa may top lane, kabuti ka baka pero oh, please be down. Oh my God, yung idol ng mga kids, hindi niya nauli si Sekas dito. Sekas naglakad and another 5 kamote. Nabawian tayo sa kamote. Grabe yung palitan dito ng mga root crop. Ang punot dulo talaga ng laban na to is kung sino ba talaga makakauna doon sa Lord na nasimulan na. At mukhang mainit ngayon ang SRG dahil sinisila nila yung mga tore ng Falcon Safety Brand. Ate Chantel, alam mo, sinabi ni Michael Angelo, sabi ni Arcadia, matapang daw talaga yung mga players niya. Pinapakita ngayon ng SRG yung tapang nila. Kasi nga, sa mga games na nakita natin, it's all about the team fights para dito sa side ng SRG ng Selang Ori Giants. Napakagaling, kumbaga, in layman's term, sa mga Pinoy na mga nagra-rank games, pagdating ng clash, ang sinasabi, ang galing pumindot, ang gagaling din talaga pumindot, ang galing ng chemistry. Mabibilis sa mga kamay. Oo. Mabibilis din na makukuha dito yung Tore. At kailangan, parakuha na agad si Yums dito. Super Marco with the kill at dead direct shape. Baka pumasok na Tempest of Blades. Medyo na palalim yata si Sikais. Wala si Yums dito. Aso 4v5 to. Lalaban na lang daw. Dahil merong hard guard. Pero ang lalim mo, boy! Pasok si Pew. Normal lakad. Tignan natin nilabas ang ibon. May panggigil, pare. Ramdam natin ngayon. Sabi ng Falcon Safety Brand, sige, subukan mo lang na lumalim. Nasa ilalim na ng Tore. Talagang bibigyan dito si Sikais at na-shutdown na nga at si Kram na huli pa. Nagkasalubungan at nakuha na nga. Oh, naku, humiwa. Chinukchak ni Kyle Dizzy at nilabas ni Pew ang ibon. Pew, another 5 kamote. Naku, 5 na yung 5 kamote. Ilan na ba? Ano na yung countdown na si... Ilan na yung count na 5 kamote? 5 na. 5 na. Wipe out. Chantel, Pinas lang malakas. Nakita natin yan. Cheer na yung mga kabayan natin dito sa Amazon Arena. Mukhang Endables. Endables ba? Kaso nagkaroon ng minion wave, nabuhay na rin mga players dito na sa Daga SRG. Pero kinagandaan, nakasira tayo ng inhibitor turret. Huwag nang habulin kung ako dito SRG. Pag humabol kasi parang delikado sa kanila. Parang tagilin din yung feeling ko. Dapat hindi rin maglalim yung Falcon si AP Bren. Feeling ko disiplina eh. Disiplina ng Pinoy. Kung baga, ayan na, disiplina muna guys. Tama yan. Feeling ko kailangan nila agawin yung purple buff talaga ni Sikais. Kaso parang delikado din. Medyo masikip din kasi yung pwesto eh. 10 seconds ha. Alam to ng SRG. Nako, may Winter Crown. May Winter Crown, Chantel. Yung kasi winter, Stormy. Yung Winter Crown, may tinatawag dyan eh. Pag yung biglang hindi mo napatingin yung item kung may Winter Crown ba. Magugulat ka
Ay, naging yellow, boss. Naging yellow, may winter crown reveal. Tignan natin kung magagamit ito ni Stormy. Kailangan mag-iingat dito ng F-Cup. Hindi na rin kinuha dito ng SRG yung buff nung Ling. So parang talagang ang pinakagusto na nang gawin is magbigay na space kay si Kais if ever doon sa Lord Steel. Ay, speaking of Lord Steel, isa din sa magaling mag-Lord Steel dito sa ating liga is si Kais. Si Kais din, Ling din siya. Alam mo naman, kapag nag-Tempest of Blades ka, Retry, combo na yun eh. Oo nga eh. So kailangan maging worrisome dito ng Falcon si AP Bren. Wala silang masyadong, actually nabasag nila yung dalawang tore, but it's not enough to end the game. So let's see kung makakapita sila dito kasi kaya na mag-survive ng SRG eh. Okay. Pasok ngayon, si Flap Tizzy, ang babanatan. Si Yams kayo naharap, may immortality ang dalawa. Poke lang muna to. Kailangan muna nating huminga dito, Chantel. Parang kahit ako kinakabahan, feeling ko i-go eh. Kabado na rin ako eh. Kaya kailangan dito yung mga players, kung tayo kinakabahan, for sure, hindi sila kinakabahan. Oh, matik yan. Kailangan lang dito yung pagpulso nila kung mag-go ba yung kalaban nila, yan yung pinaka-importante. Kasi pa nagkamali ka na setup play, alam mo na, talaga itong dalawang teams na to, kilala na nagbibigay pa nagkaroon ng error sa pagpasok. Seal coming in. Yams, shatter, nilabas dito. Kay Flap Easy, si Flap Vito. Ay, si Flap Vito, sino kinagat mo? Si Innocent. At ako nangyari si Aiden Innocent! Wala mo ng chewing gum! At ngayon, nandito na si Sigis! Sigis, mapanatan si Kaldi, si Meron nakapap... out si Kaldi, si meanwhile, in the top lane! Ang idol ng mga kids! Walang makakaway! Actually, nakawin si Stormy kasi naman, Angela lang yan, eh. Nandiyan lang naman talaga yan. Pero pinalaban natin niya, Angela! Pero tapos ang laban! Nasegwehan ng Falcons AB Friends sa game number 1! The GOAT! The GOAT! The GOAT! Wait, wait, wait.